Hello everyone! Welcome or welcome back in this YouTube channel. This is Lear 13 Vlog. So I am a katulong here in Riyadh, Saudi Arabia. So for today's video guys, ay iko-continue natin or karugtong po ito sa video natin last week na ano po yung mga dapat iwasan natin sa bahay ng ating amo. So ngayon naman po na araw na to is itatopic natin po ang ano po yung bawal o ano po yung masamang dinidulot sa atin using misuse our mobile phone. So, alam ko, some of you guys nagwa-wonder bakit pati mobile phone pinapakialaman. So, para malaman nyo po guys, so just keep on watching. Ayun na nga, to be continued, mga dapat pong iwasan sa bahay ng ating amo is very basic. At alam ko naman, kung gusto nyo rin yung malaman, so just watch this video of mine. Lalagay ko lang din sa description below yung link. At saka ngayon naman na topic po natin guys is kung ano po yung maling pamamaraan sa paggamit ng mobile phone, which is magdudulot sa atin ng kapahamakan. So, this source guys is from Saudi Gazette. Yung lang muna nating basahin guys yung statement ng Saudi Gazette. Basahin muna natin bago natin i-explain. So, alam ko din naman po na naintindihan niyo naman po, pero I just wanted to emphasize kasi sa mobas talaga hindi pa talaga aware sa mga ganyan. Marami pa po tayong makikita diyan sa mga social media natin na very toxic posting some people, yung mga ginagawa, yung mga discrimination, bullying some people. So, basahin lang po natin guys. So, Saudi Gazette said statement that the public prosecution has warned of strengthened penalty to those who misuse mobile phones to harm privacy or inflict damage to dignity of others, including a maximum 1 year jail term and fine amounting of 500,000 riyal. While reviewing the penalty of for misusing smartphones in violation of the privacy of others, the public prosecution emphasized the prohibition of any practices or behavior involving abuse of others. The practices violating the privacy of others at workplace include photography. So, photography, alam nyo na yan. Yung you're taking pictures which is not, you don't have the consent for that person. Defaming or harming others. So, you're posting someone in social media and then put a caption which is very realistic, which is very dumb, which is you're bullying a person. So, be aware for that. May kalalagyan ka po. Sana talaga, no, na ano to, ma... anong tawag nito, yung ma-strengthen to doon sa Pinas kasi grabe yung world ng Pinas eh. Yung wala ng karapatan yung tao, parang nawawala na yung human rights ng tao kung you get one mistake, people judge you anyway. So, sana lang talaga. So, napakaganda talaga mamuhay dito sa Saudi Arabia kasi talagang hinihigpitan talaga ang batas dito. Oh, sabi, continue reading. So, violating public morals and then public morals. So, yung parang nire-reveal mo yung katangian ng isang tao, yung mga kung anong mga ginagawa ng isang tao. So, ayun. Grabe talaga, no? Ganda ng law nila dito. So, to be continued. Or publishing anything of that sort using virus means of information technology. So, yung mga ganyan, guys, yung... kinukunan mo ng mga video yung mga alaga mo, yung mga private na part ng bahay mo, or yung kahit mag-house tour ka sa bahay ng amo mo without any permission, without the consent of your employer. So, wag niyo pong gawin yan guys kasi pwedeng-pwede po kayong makasuhan yan.
kahit gaano po pala kabait ang amo natin, hindi po natin alam kung ano po mga tinatakbo ng utak nila at hindi natin hawak yung mga utak nila. Kaya as long as possible, as you know, dapat talaga nating iwasan yan. So, the public prosecution pointed out that any person who violates private life by misusing camera phones or the like, or defames the harm of others through various means of information technology shall be punished with imprisonment for a period of up to a year or a fine up to half a million real. So, yun din guys, yung say for example, yung mga kaibigan nyo na nag-open up sa iyo tungkol sa kinalalagyan niya. So, kung ikaw naman po ay nakikinig sa kanya, huwag mo na pong ibandira dyan sa social media na si ganito, ganyan, ginaganyan ang amo niya, ganyan, ganyan. Huwag na huwag po ninyong gawin yan guys kasi bawal na bawal po yan dito sa Saudi Arabia. At saka kung makikita po yan ang amo ninyo, may kalalagyan po kayo guys. So, wala tayong pera na 500,000 riyals. So, as long as we can, we have to avoid, okay? And then, so, i-share ko lang, i-elaborate ko lang po yung nabasa natin. Unang-una po nun is, wag na wag po kayong magkuha ng picture ng isang tao na nasa Saudi Arabia na ipopost nyo sa social media na without consent, pwedeng-pwede po kayo makasuhan yan. Pwedeng-pwede po talaga. Pangalawa, wag na wag po kayong magpost ng anything sa Saudi Arabia which you are defaming or you are harming the person. Say for example, yung tao na yan may kinagagawa yung mga anomalya dyan, wag na wag po ninyong i-post yan. May mga tama po tayong tao na pagsasabihan yan. May mga tama po tayong mga otoridad kung saan natin i-open up ang mga ganyang matters rather posting it social media. Kasi yung minsan kasi pag nag-post tayo, nanira tayo ng tao, kapwa natin tao or kahit mga Saudiya, as long as nandito tayo sa Saudi Arabia, nanira tayo at yung tao na sinira natin ay may mga preba, pwedeng-pwede po kayo makasuhan kung saan kayo makakuha ng 500 riyal, ewan ko lang sa inyo. So, pangatlo is, avoid po natin yung magkuha tayo ng video sa bahay ng amo natin, kung ano mga kaganapan, video ng alaga natin. Yun, bawal yan guys. So, kahit pala po guys, kahit gaano po kabait ang amo natin, iwasan po natin yan na mag house tour. Kasi may mga private yan sila. Private kasi yung mga bahay nila. Pero may mga amo din naman tayo guys na okay lang sila sa mga ganyang bagay. Pero as long as na it didn't happen pa talaga, ay avoid na lang po natin. So pang-apat po is, yung pong may nalalaman ka po tungkol sa iyong amo or ikaw po mismo ang ginagawan ng mga hindi kaaya-aya, tapos sinabi mo po doon sa kaibigan mo, tapos yung kaibigan mong Marites na taga Solsol ay pinost sa social media, ay malaki pong kaso yan na haharapin po ninyo. So, may mga tamang otoridad po tayo niyan guys. As I know, may mga tamang tao po tayong pag-o-openan ng ganyan. So, tulad na lang po, way back po yung nag-viral nung nakaraang weeks na si Ate Dayami yung nabaliw. Parang yun din yung kaso nangyari sa kanya kasi may nangyari sa kanya na sinabi niya sa kaibigan niya, which is yung kaibigan din niya, pinost sa social media. Tapos ito namang mga Marites sa social media, shinare, at saka nakita ng employer niya, at saka yun siguro yung parang nabaliw si Ate dahil nalaman siguro niya itong loan na to na magbayarin siya ng 500,000 riyal at makulong siya dahil nga yung kaibigan na pinagsabihan niya ng problema niya ay pinost sa social media at nakita po ng amo niya. Kaya po siguro ganun na lang din po yung nangyari kay Ate, parang nawalan na siya sa tamang pag-iisip ba. Kaya
sa atin din po na nakikinig tayo sa problema ng kapwa po natin Pinoy, wag na wag po nating i-reveal sa social media. May mga tao po talaga tayo na dapat nating pinupuntahan, dapat nating ino-open up. There's a corresponding person which we will open up our problem. So, wag na wag po nating i-post yan sa social media. So, yung nangyari po kay ate, we don't know really the whole story, pero alam ko kasi na pinagawa din siya ng video na naghihingi ng yung parang nag-public apology sa amo niya na nasa mabuting kalagayan lang din siya. So, parang nagets ko, parang ganun talaga yung problema niya na parang sinabihan siya ng amo niya na pagbayarin siya ng ganito, ganyan. Kasi nga, nakita nga ng amo niya na pinos yung complete name ng amo at saka yung problema. Kaya siguro yun. So, para maiwasan natin ang mga ganung bagay sa mga katulong na tulad ko, so, avoid that incident. At saka lastly, guys, yun pong mag-post ka sa social media or even in TikTok. Nagtitiktok ka doon sa harap ng simbahan ng mga Muslim, yung muski ng mga Muslim. Anong tawag niyan? Basta, bawal na bawal po yan, guys. Or even in the house of your employer na nag-tiktok-tiktok ka doon na nasa private place nila, yung dasalan nila, bawal na bawal po yan. Pwedeng-pwede ka makakasuhan yan. At saka yun pong magpo-post ka din sa social media na nakapanti at bra ka lang. So, alalahanin mo, girl, nasa Saudi Arabia ka po. Kung makikita yan ng iyong amo, kahit sarili mo, binabandira mo dyan. Kung mali naman po ang ginagawa mo, talagang makakasuhan ka ng amo mo. So, maswerte lang kung bibigyan ka pa ng chance na pagsabihan ka lang kung hindi ka idiretso ng kaso. So, as long as possible, dapat po nating iwasan yung mga instant na ganyan para po maiwasan natin ang malaking problema, lalong-lalo na po sa mga kababayan ko na tulad kong isang katulong. So, dapat po tayong mag-ingat kasi alam natin ang pinaka-risking po talaga yung nagtrabaho sa bahay. Ito po talaga ang pinaka-risking at dito po talaga tayo dapat mag-ingat kasi dapat marami tayong binabantayan, marami tayong mga alam. So, yan po dapat nating pag-ingatan. So, dito na lang po nagtatapos ang aking video. So, hopefully guys, na may natutunan kayo or may nakukunan kayong lesson na mga katulad ko po na OFW, mga katulad ko po na katulong. Talaga pong try to research or anything. Basta kung alam nyo namang tama ang ginagawa nyo, why not? Pero alam nyo naman guys, may mga bawal talaga. So, wag na wag po natin gawin para hindi po tayo magka-problema. Kasi mga dayuhan po tayo dito at kahit tayo po ay dayuhan ay pwede-pwede tayong kasuhan, pwede-pwede tayong mapabilang sa kanilang law dahil andito po tayo sa bansa nila. So, that's all for today. Hopefully guys, you learned something. So, thank you so much for watching. God bless you and keep safe everyone. Be strong to all the kadama like me. So, thank you for watching. Salute all of you.